ang distrito. Ang Congressman po talagang ginagawa niya ang kanyang trabaho. Ang trabaho niya ay para sa buong siyudad at para sa buong kapuluan. Sabagat ang posisyon ng Congressman ay isang nasyonal na posisyon. Yung mga batas namin, hindi lamang po pang Paranaque, hindi lamang pang 2nd District, kundi makikita niyo mamaya para sa kalahatan. Pangalawa, ang inyong lingkod, Congressman Golez, naalala niyo, nagsilbi sa inyo ng 9 na taon, mula noong 2001, noong 1992, hanggang noong 2001. Ang katunayan, doon ako ay unang tumakbo bilang Congressman ng Paranaque at sumunod na re-election noong 92, noong 95, noong 98, dito sa barangay San Dionisio, sunod-sunod po ang panalo ko ng landslide. Malaking landslide po, kaya ang aking pula po tanalo ko sa mga taga San Dionisio. Maraming salamat sa inyo lahat. At yung siyempre sa una yan, yan po ang isa sa pinakamahaba, ilan lamang ang kilala kong mga opisyal na Paranaque na nakapaglingkod sa inyo. Ng 9 na taon, iilan na po yan, mabibilang po yan sa daliri ng isang kabay para paglingkod. Hindi ka tulad rin ba? Sandali pa lamang, tayo po, 9 na taon na naglingkod sa inyo. Ngayon, itong litrato ito, madalas ko ipakita sa ibang lugar, hindi lamang dito sa 1st District. Ito yung kinuha sa 1st District. Kinuha ito sa live compound sa barangay San Dionisio. Kaya ako natutuwa dito, kasi nakakatuwa. Nampasal ako dyan, yung mga bata, hindi pa pinapanganak nung muna ako maging congressman. Pero pagdating ko doon, sinalubong ako ng mga bata. At kahit sa naman punta, sumusunod sa akin. Nakakapagtaka dahil hindi naman ako si Piolo Pascual. Hindi man ako nagbumulbul ng pera, pero sinusunod nila ako. At hindi lang po yan yung mga pagkakataon. Panorin niyo po yung mga pagkakataon na yung mga bata ay sumusunod sa akin. Nakakatuwa ako talaga. Panorin niyo po ito.
Ayun po, bata rin, pero hindi yung taga sa Dionisio, yung bata na yan. Siya isang bata, siya isang maliit at mahirap sa probinsya, Roblon. Ako yan, yung bata pa, yung sa Roblon. Kita nyo, yung mga magulang ko, parehong public school teachers, simple lamang buhay namin. Yung bahay namin, din yung gawa sa kawayan. At yung itsura ko dyan, medyo mahirap ang buhay namin noon. Kaya tinan nyo, medyo malaguris tayo ng mabuti. Yung tatay ko ay taga Roblon. Yung tatay ko ay taga Ilo, kaya pangalan ko, Roilo, Roblon, Ilo, ang ibig sabihin niya. Ngayon, alam niya. Pero hindi kami nagtagal sa Roblon, sapagkat ang ginawa ng mga magulang ko, nag-design sila na maghanap ng bagong kapalaran. At kami nagpunta ng Quezon City. Doon, nakatira kami, sinuwerte, nagkaroon kami ng alokasyon doon sa Project 3, isang bagong low-cost government housing project sa Quezon City. Ginawin ang bahay namin para magtahol, may bubong na asbestos, tapos yung kalib, puro lupa, malilita po ang mga bahay na ito, pero okay na. Ito naman ang bakura namin para sa maraming nagtataka kung bakit si Roilo Golez para sanay na maglakad sa mga bakura na medyo masigip, mga sampayan, ang dahilan sapagkat dyan ako sa ganyang klaseng lugar lumaki. Tingin niyo yung mga sampayan namin, andun ang nanay ko, kalahati lang dito ang bahay namin, yung bakod namin, sira-sira, ako po ito yung bumboxing, malipay, bata pa ang bumboxing na. Ito ba pinapakita ko? Para makita nyo, halos 10 taon na kami sa Project 3. Pero kahit na 10 taon na, yung kalye, lupa pa rin. Ang dami namin nilapitan mga politiko, awa ng Diyos, walang kumino sa kanila. Kaya alam ko ho kung paano mabuhay sa isang lugar na pag-umulan, maputik, at pag-araw ay malinabong. Alam ko kung ito ang klaseng buhay. Ito naman ang elementary school namin, public school ito. Hindi ito talaga school building, ito bahay lamang, nagawang temporary na school building. Sabi nila temporary, pero hanggang matapos sa elementary, yan pa rin ang school building namin. Makita niyo ito, karamihan sa mga bata ito ay galing sa mga pamilyang mahirap. Kaya tingnan niyo ito ay formal na class picture, pero kahit na formal, marami sa mga bata niya nakapakyan, nakasidelos lamang. Andiyan ako sa picture na yan. Ito ang high school namin. Naglalakad ka kami dito araw-araw, gawa sa kahoy, yung mga pintana, kita nyo, mga sira-sira. Pero kaya nagkato high school namin, nairaos namin ang aming edukasyon kasi talagang naging seryoso kami ng mga estudyante. At ngayon, ako'y nakatayo sa harapan nyo. Malayo na po ang narating ko, medyo mataas na ang narating ko sa buhay. Mula nga ako'y maging isang bata doon sa Roblon. At kung tatanungin nyo kung paano nakarating sa aking pinaroroonan ngayon, ang sagot ko dyan, sapagkat sineryoso ko ang edukasyon. Yan ang pinakapundasyon kung ano ang tagumpay ang paano ko masabi para sa aking sarili. Kaya naman, matapos ko mag-graduate ng high school, talagang pinilit ko na makapasok sa isa sa pinakamagaling, katunayan, pinakamagaling na universidad doon at hanggang ngayon ang UP. Doon ako kumuha ng AP Political Science at naging miyembro ng UP Debating Team. College pa lamang, nakikipag-debate na ro tayo. Pero hindi ako nagtagal sa UP. Ang abisyon ko talaga sa buhay, makapasok sa military. Kaya ako yung apply sa Philippine Military Academy, ilang libo ang kumuha ng entrance exam doon, sinuwerte tayo. Ako ang nag-number 2 doon sa entrance exam. Kaya hindi naging mahirap para sa akin ang matanggap sa PSA. Ito ang litrato ko sa ako'y kadete, plebo. Ako'y nasa gitna. Mahirap ang buhay ng plebo. Talaga, mahirapan ka ng mga congressman, kakalapagin ka, mga kayayan, yan ang naging buhay ko. Pero hindi rin ako nagtagal sa PMA. 2 buwan lamang ako doon, sapagkat inasar ko yung aking ambisyon. Nag-apply ako sa isa sa pinakabantog at pinakasikat na akademya sa Amerika. Ito ang United States Naval Academy sa Annapolis. Ngayon ay i-google ko, sikat-sikat po ang Naval Academy. Ito naman homecoming kami. Pinasalan ko ulit yung aking eskwelahan at pinakita niyo mga building dito, magaganda mga building. Hindi yung palasyo yan, kundi yan ang dormitory namin. Diyan kami nakatira, diyan kami natutulog. Ito ang litrato ko na ako ay kadete. Kumuha ng PS Mathematics sa pagkanta Annapolis, ang isa sa pinakasikat na akademya na kuleyo pagdating sa mathematics at engineering. Ang consistent scholar doon, parating nasa superintendence list.
Ito mga litrato kung ako mapili na company commander. Alam na nakakatuwa. Ako lamang ang hindi Amerikano sa company, pero ako ang napili na company commander. At yung mga assistant ko, mga Amerikano ng state, yun ang nasa tabi ko sa litrato. Ito ang lobby ng aming dormitorium. Ito yung lugar, napakaganda. Kaganda-ganda itong lugar nito. Tuloy ako itatang dito, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, wow, totoo ba na isang batang galing sa Rumlon makakatuntong sa ganitong klaseng napakagandang lugar? Ito naman ang view galing sa taas ng dormitorium namin. Napakaraming building po ito. Ito naman ang aming math building. Dito kami nagkaklase pag mathematics ang subject. Ito ang aming chapel, Naval Academy Chapel. Chapel po ang tawag niya. Pero tingin niyo, tumbod na laki. Ito ang view sa loob ng chapel namin. Ito ang view galing sa dagat. May kita niyo yung dormitory namin. Ang doon ng mga academic buildings. At tingnan niyo kung gaano kataas yung simbahan na ang tawag namin ay chapel. Ito ang view pa rin sa pag-view. Nakikita niyo ang gymnasium dito, yung dormitoryo, mga academic buildings, yung parade grounds, andun yung mga sailboats. Alam niyo, itong lugar nito, dinadayo ng mga turista. Libo-libo mga turista ang dumarating dito araw-araw sapagkat napakaganda. Sana po dumating ang araw na ilan sa inyo yung magkaroon ng pagkakataon na makapunta sa lugar nito para makita niyo kung ganda yung lugar na dinaanan ni Congressman Roilo Golez. Ito habang nagpaparada kami, ito po, ito pa. At ito naman, nung nandun ako, nag-voluntaryo ko mag-training sa U.S. Army Airborne School sa Fort Benning, Georgia para matuto ng pagluntar sa aeroplano. Hindi naman ito talaga required, pero nag-voluntaryo ko sabagat gusto ko malaman kung nasaan aabot ang lakas ng aking loob. At nakapasa naman tayo sa training, natuto lumuntar sa aeroplano, natuto lumuntar sa mga helicopter. At ako lang doon sa Annapolis, ang pinili kong sport, hindi po basketball, hindi volleyball, hindi tennis, kundi pasagan ng mukha. Boxing po ang pinili kong sport. Doon ay magpasagan tayo ng mukha sa lahat ng klase ng Amerikano. Maramihan siyempre mga puti, mga iba itin, mga dilaw, mga kaimanggi. Sinuwerte po tayo sa loob ng 4 taon na nandun ako. Minsan, hindi po tayo natalo, naging undefeated boxing champion ang inyong congressman doon sa Annapolis habang nasa Amerika. At ito po ang isang litrato nung ako'y pangalawang championship ko ito. Ang nakalaman ko ito, isang itim na boksingero, ang kanyang pangalan, Charlie Bolden. Pinapakita ko ito sapagkat si Charlie Bolden na tinalo ko dito sa labanan ito ay sikat na sa Amerika ngayon. Ito po siya. Si Charlie Bolden, naging Major General sa US Marines, naging astronaut na karating sa kalawakan, sumakay ng space shuttle, at napili ni President Obama na maging administrator ng NASA, National Aeronautics and Space Administration. Yan yung mga nagpapadala ng mga satellite, mga rocket ship, mga space shuttle. Sikat na si Charlie Bolden sa Amerika ngayon. Pero kahit sikat na siya, meron pong isang yugto sa buhay na hindi niya makakalimutan. At yan, nung makalaban niya ang isang Pilipinong boksingero at tumalo sa kanya, ngayon, congressman na po ang 2nd District ng Paranaque. Ngayon, meron magtatanong, baka sabihin nila, ay, si congressman, balita talaga. Nagpo-boksingero, magaling na boksingero yan nung una. Pero nung una yan, baka ngayon, ilaos na yan, baka wala na yung bubuga. Para makita niyo po kung pwede pa o hindi, si Congressman Golez pagdating sa boxing. Panorin niyo po ito habang ako ay naging ensayo dito sa video na ito. Panorin po natin. Ready po. Congressman Golez po, handang makipagpasagan ang mukha, hindi naman para sa inyo.
Tatlo kami magkakapatid na lalaki. Iba kami magkakapatid, tatlo lalaki. Lahat kami nakakat sa buhay kahit simple ang aming pinanggalingan. Hindi lang po ako. Yung sa kapatid ko, yung pinakabata, yung nakatayo, nakaputi, ang pangalan niya si Elias Golez. Gumraduate din siya ng Philippine Military Academy, PMA, class of 1979. Pero ngayon, hindi siya nagtagal sa military, ngayon negosyante na siya sa Amerika. Ang isang kaklase niya, siya ang chief of staff ng AFP ngayon. Ang isa naman, yung taga sumikat sa amin, yung pang-apat sa amin magkakapatid, ang kanyang pangalan, Ferdinand Golez. Gumraduate rin ng Philippine Military Academy, class of 1976, naabot niya ang pinakamataas sa rango sa Philippine Navy, Vice Admiral ng Philippine Navy at Flag Officer in Command. Kaya tingnan niyo, tatlo magkakapatid na lalaki na simple lamang pinagalingan pero nakarating sa taas. Paano nangyari ito? Ang sagot niya sa pagkat kami tatlo, kami magkakapatid, ay naging responsable sa aming buhay. Ito si Ferdinand Golez kasama Ambassador ng Amerika noong panahon na yun. Pag-graduate ko ng Amerika, bumalik ako dito. At ako'y nagpatuloy sa akin pag-aaral, kumuha ng MBA, Master Business Administration Program, doon sa UP. At doon, gumraduate po tayo, si Berke, gumraduate ng Valedictorian, doon po sa UP. Una ko nakilala, noong mapili ako, ma-appoint ako sa Postmaster General ng Pilipinas sa edad ng 34. Namuno ako ng isa sa pinakamalaking ahensya ng ating pamahalaan. Isipin nyo, 20,000 ang empleyado ng post office. Ang city hall malaki, 4,000 ang empleyado. Ang post office, 20,000 ang empleyado. Napakalaki ang operasyon, daan-daan ang masasakyan. At dito, talagang nahasak ang aking karanasan. Pagdating sa pamahalaan, pagiging administrator, pagiging executive, pagiging manager. At nagustuhan ko ng mga tao ang aking pumilingkod sapagat ako'y nakatangka ng award ng TOY din. 10 Outstanding Young Award ng aking panahon. Naging Red Cross Governor din ng 20 years. Ito pinabagin ko ito sapagat importante po ang pagiging Red Cross Governor. Dito, ang pinamahala namin, tinatawag na disaster management. Alam niyo sa Pilipinas, importante para sa isang leader. Para kay leader ka, city leader, national leader, na marunong at nakakaintindi ng disaster management. Sapagat madami pong dumadaan na disaster sa atin, mga kalabidad. Alam niya, may bagyo, may lindol, may baha, may sunog. At yan ang mga bagay na inisikasa ko noong ako ay Red Cross Governor ng 20 years. Halimbawa, noong magkalindol sa bagyo, naalala niyo, lindol sa bagyo. Maraming namatay niya, maraming mga building na nagbansahan. Ang inyong lindol po ang namuno ng Red Cross team doon sa bagyo. Ito yung litrato habang kami na sa bagyo. Ang ginawa namin dyan, pinunta namin yung mga building na nagbagsakan para tulungan yung mga tao na ipit doon at kunin yung mga bangkay ng mga tao na matay. Noong magkaroon naman ng bakbakan, December 1989 po atin, nagbakbakan ang mga sundalo rebelde at mga sundalo ng gobyerno, ang inyong lingkod rin ang namuno ng Red Cross team. Ang ginawa namin, pinunta namin yung mga lugar na mayroong bakbakan, mayroong putukan, mayroong bumbahan. Kaya maginalo ng Makati para iligtas yung mga sundalo na sukatan, dalhin sila sa ospital. O kaya kunin yung mga pangkay ng mga sundalo na patay sa bakbakan. At dito nagustuhan din ng mga tao ang aking pamilingkod sapagat ako'y nagbigyan ng isang gold medal. Bayani Gold Medal Award for bravery in the face of gunfire. Bayani Gold Medal Award sa katapangan, sa harap ng putukan ng mga panahon na yun. Tayo'y nag-aaral din sa United Kingdom, kumuha ng emergency planning course, ng crisis management course, emergency planning college ng United Kingdom. Nag-aaral din sa Bangko, International Law Enforcement Academy, kumuha ng mga workshops sa crisis management at police administration. Kaya naman, dahil sa aking background training ko, magiging rekos ko, tuwing meron mga sakunan, mga kalaginan, isa tayo sa mga nauna na dumarating. Halimbawa, nagkaroon ng malaking sunog sa Gumbursa, Santo Niño, at doon po tayo para tumulong sa mga nasalanta ng sunog. Nagkaroon ng sunog sa Lorenzana, San Dionisio, lapit sa lugar ninyo. At doon tayo. Sunog sa Sisay, Tambo. Contiveros Compound, San Antonio.
Green Bill, Port State, Fortunata Village, San Isidro, Libo, Barangay Santo Niño, at Barangay Luno, at kahit na ng Typhoon Pindring, andun din tayo para mag-ikot, para tingnan yung mga kalagayan ng mga tao na baka nasasalanta ng bagyo. Cherry East, sulog sa Cherry East, Barangay San Bali. Riverside, Tambo. Landscape, alam mo itong landscape, parcelo green, Paskong Pasko, nagkasunog doon, malaki sunog, at isa tayo sa mga nauna nagpunta ron, at pumasok mismo sa lugar na umaapoy. Ang inyong lingkod po, kinalan na nag-training sa firefighting, sa Navy, at sa Annapolis, kaya medyo naiintindihan natin ang lugar na delikado at kung paano biwas na delikado habang nasusunog. Ito po, habang ako'y tumutulong doon sa landscape, at yung isang malaking sunog na nangyari doon sa Epsilon Elementary School sa Barangay Don Bosco. Ito yung eskwelahan. Malaking eskwelahan na nasunog nung bumagsak yung aeroplano doon. Alam niyo, nung bumagsak yung aeroplano. Hindi lamang mga bahay ang nasunog doon, kundi hindi lamang namatay yung mga tao, kundi nasunog yung buong eskwelahan. Ito yung litrato habang kasama ko yung mga firefighters doon. At katunayan, magkasama kami ng principal, si Mrs. Morin, halos katabi kami nung building na nasunog. Ito po yung nasunog na building. Kaya siguro masyado kami malapit sa apoy. Alam niyo, nangyari sa amin ni Mrs. Morin, yung principal, dumating yung firefighting helicopter at nagbagsak na isang tunelan ng tubig at kami po ni Miss Morit ay nabuhusan ng tubig sapagkat napakalapit namin sa apoy. Ito ang litrato namin matapos sa kami pabuhusan. Si Miss Morit nasa kanan ko. Kita niyo, medyo grogi pa. May tsura na dyan. At yung manaman ay pasakutan. Kaya yan ang naging trahedya na nangyari sa Epsilon Elementary School na meron mga 3,000 mga estudyante. Nakakaawa. Pero buti na lamang, nangyari yan December 10, Sabado. December 12, Lunes, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapunta kay Presidente Pinoy Aquino at humingi ng tulong sa kanya. Sinabi ko, Mr. President, nasunod po isang malaking eskwelahan sa amin. Pwede po bang tulungan niyo kami para maipagawa ulit namin ang eskwelahan? Nakakatuwa, sabi niya, makakaasa ka, tutulong tayo, at pinatawag niya si Secretary Abad ng Department of Budget and Management. Ang kala ko, sabi ko, sigurado within mga 2 months, makakarating ang tulong dito. Alam niyo, committee ko, Presidente, December 12, December 14, after 2 days pa lamang, nag-text sa akin si Secretary Abad ng budget. Tapos sabi niya, Representative Roy, the fire that got to the schools can qualify as a calamity which can be funded by DepEd's QRM. This is a faster way of responding to the problem. Please compare with Secretary Luisto, the book DepEd Secretary. If DepEd's QRM is not enough, we can augment it. Please do it soon so we can fund it before we close our books. Kaya ganda, kinausap ko Secretary Luisto at sabi ko, siguro mga 2 weeks, meron siyang sagot. Nakakatuwa, hindi 2 weeks po, 2 days. Sumagot ng text naman, Secretary Abad, at sabi niya, Hi Roy, just an update. We are going to endorse to the President an augmentation, yung pagdadagdag ng QRF, yung Quick Reaction Fund ng DepEd in the amount of 128 million. You may want to text Pinoy and seek from approval of same and thank him. Kaya agad sa mismong araw na yun, dahil sa suggestion Secretary Abad, ako'y nag-text kay Presidente. Ang text ko, sabi ko sa kanya, Dear Mr. President, thank you so much for considering a substantial amount of fund under QRM for the construction of the Epsilon Elementary School in my district. We appeal for your early release so that the school buildings will be ready for the next school year. Thank you, Mr. President. At pagka-text ko rin niya, kasama panalangin, sabi ko sana within 1 month ay makarating yung pondo para masimulan na ang pagpapayos ng building. December 21,
11 days lamang makaraan nung masunog ang school building, nag-text si Secretary Abad at ang sabi niya, "Hi Roy, Pinoy just signed the release of death end of 128 million pesos for the reconstruction of your Paranaque. I also instructed Brother Alvin to obligate and begin work this year." Isipin niyo po yan. 11 days lamang plano masunog at masira ang school building, agad na nag-responde ang ating Presidente Pinoy Aquino sa ating kahilingan at nagpadala ng 128 million pesos. Nakakatuwa po na kahit na wala sila rito, palakpakan natin si Presidente Pinoy Aquino. Salamat po. Thank you very much. Kaya ito ang litrato habang kami nag-uusap ni Presidente tungkol sa Serrano Elementary School. Isa pa po. Ako'y nagsimbere ng 4 taon na governor ng Management Association of Philippines. Ito po'y samahan ng mga managers ng Philippines. At naging board member din ng 4 taon ng St. Luke's Medical Center. Kaya nakaka-indindi po tayo kahit paano kung paano pamahalaan ang isang moderno hospital na tulad ng St. Luke's. Naging National Security Advisor matapos ng 3 termino bilang congressman, nahirang ako na maging membro ng kabinete at doon madalas ako ang crisis manager. Ito ang isang crisis manager meeting doon sa Malacanang. May kita nyo at yan ho tayo kasama si Presidente Cory, Presidente Ramos at Presidente Don Gloria Macapagal Arroyo. At dito sa trabaho ito, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makadawang pangpalad ang ilang sikat na tao sa daigdig. Katulad ni Secretary of State Colin Powell ng Amerika, National Security Advisor at Secretary Condoleezza Rice ng White House sa Amerika, Presidente Susilo Bambang Yudhoyono ng Indonesia, Prime Minister Thaksin Shinawatra ng Thailand, Presidente Pervez Musharraf ng Pakistan, Presidente Hu Jintao ng China, Presidente Megawati Sukarno-Putri noon ng Indonesia, at Presidente Bush ng Amerika na 3 beses natin nakabiting sapagkat noong panahon na yun, madalas mag-meeting ang Pilipinas at Amerika dahil sa mga problema ng terorismo at iba pa problema sa seguridad. Ito habang ako'y nasa White House, kausap sa Presidente Bush, ito pa rin sa loob ng Oval Office at nakikipagkamayan sa kanya. May naman, siyempre, ang ating madalas na mapaminsan-minsan nakakausap ang Presidente ng Pilipinas, Pinoy Aquino. Ito'y kinuha noong magkaroon ng meeting matapos sa kanyang SONA noong February 25 last year. Nagpatawag siya ng isang maliit na meeting at nakasama tayo sa mga pinatawag niya. Ito naman, noong Independence Day sa Malacanang, inaugural reception sa Malacanang, yung unang araw ng kanyang paglilingkod bilang presidente, kasama tayo sa kakatid sa kanya, sa Malacanang. Ito naman ang meeting ng Liberal Party, andun po si Speaker Belmonte, andun si Mayor Lim, andun si Presidente Pinoy, at kasama rin tayo dito sa meeting nito. Ito naman nung binaspasan yung bagong barko ng Philippine Navy, ang Gregorio del Pilar. Dito masaya si Presidente sapagkat pinag-usapan namin ang modernisasyon ng Philippine Navy. Ito ang bagong barko ng Philippine Navy, ang PRP Gregorio del Pilar. Ito naman habang nag-inspect kami ng barko, ito po, at ito pa rin, kasama ang Ambassador ng Amerika, yung po naka-Amerikano. Ito, sinuwerte tayo sa isang pagpulong sa opisina ng isang malaking negosyante, nagkataon na doon si dati Presidente Era, dati Presidente Ramos, at Presidente Aquino. Kaya sabi ko, hindi lang kayo mahilig magpakota. Si Congressman Golez, mahilig na yun. Ayan, picture-picture pa rin kayo sa Facebook. Ito pa. Ito pa rin po. Ito naman, nung mag-o-taking kami ni Rico, kung si Enrico, nung ako ay makabalik sa Kongreso noong 2004 at siya naman ay ma-elect na konsyal. At ang nagpasinayan sa amin ay si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon po, gusto ko lang ibahagi sa inyo, i-share sa inyo. Si Congressman Golez po nakatagdag ng isang malaking karangalan noong November 11 sapagkat meron po isang okasyon sa Amerika na napaka-importante para sa kanila, yung Veterans Day, araw ng mga veterano. Maraming si veterano sa Amerika, ilang gera, kanilang dinaanan doon. Alam nyo, noong kanilang pinagdiwang ang Veterans Day dito sa Pilipinas, sa halip na sila kumuha ng isang speaker
isang video na ako'y pinakilala ng Ambassador ng Amerika si Ambassador Harry Thomas. Pakita niyo po ito. Sapagkat nakakatuwa po itong karangalan ng aking tinanggap. Pakinggan po natin. Moderno. Ito po,
school dati, mga building nito, one story lamang. Tingnan naman yun, nagtataasa na. Ito mga building na ito, ito po, ito. Ngayon, nasa Lusit Elementary School, isa sa pinakamoderno sa buong Metro Manila. San Antonio Elementary School, halos lahat mga building, proyekto po natin. F. Serrano Elementary School, halos lahat mga building, proyekto natin. Kaya lang, nasunog na po yung mga building niya, pero papalitan natin ng mas magaganda pa sa ilalim itong 128 million pesos construction program. Masville Elementary School, halos lahat ng building ating proyekto. Paranaque National High School, Baclaran Annex. Baclaran Elementary School, Central. Baclaran Elementary School, Unit 2. Paranaque National High School, Dugralo Annex. At alam nyo, mula na kayo makabalik bilang Congressman noong 2004 hanggang ngayon, 32 na mga school buildings ang ating pinagawa sa 2nd District ng Paranaque. Pero hindi lang po yan. Ayos ng mga kalye, pagkakasimento ng mga kalye. Napaliwanan ko sa inyo ang naging buhay ko. Alam ko kung paano buhay sa lugar na ang kalye pag umuulan, maputik o pag umaaraw, alikabok. Kaya yan, binigyan din natin sa ilalim ng mundo ng responsabilidad ng gobyerno. Mula ng 2004 sa 2nd District po, 110 na mga kalye ang ating napasimento dito sa panahon ito. Kasama din po yung pagpapaayos ang Sukat Road, Moonwalk Melville Access Road, ang Brand Street, mahabang kalye ito sa Barangay Don Bosco, Lupena Street sa Port State, Slack Service Road, napakahaba service road, Marcelo Green sa San Valley, hanggang sa Melville, San Valley Drive, yung service road sa kabila, sa may San Martin de Porres, at sari-sari pa mga kalye sa iba't ibang lugar sa 2nd District ng Paranaque. Ito po. At yung Sukat Road ay na-widen noong unang termin ko bilang congressman ng Lone District ng Paranaque. At yung Metro Manila Skyway Project, napakalaking infrastructure project. Sinimulan ito noong ako ay mag-file ng tinatawag na Elevated South Superhighway Bill. Alam niyo kasi noong una, hindi na talaga ma-widen ang sukat, ang South Superhighway, nagsisigip na. Hindi mo pwede palaparin dahil gigibay ko yung mga building sa tabi. Kaya ang solusyon, magkaroon ng pangalawang palapar. Alam niyo, nung mag-file ako ng tinatawag na Elevated South Superhighway Bill, marami pong medyo natawa. Sabi nila, ano ba naman yung idea rin ng Congressman Golez? Baka naman ma-aksidente yan, baka napakagastos. Pero yan ay pinaglaban natin. Mabuti na lamang at tayo sinuportahan ni Secretary Bayan ng Public Works, sinuportahan ni Speaker Dionisio ng Kongreso, at yung pinakahuli at pinakaimportante, sinuportahan ni Presidente Ramos. At siya mismo ang nag-implement nito. Kaya ngayon, yung dating pinagtatawanan ng proyekto, ngayon, ito na ang pinakamalaking infrastructure project ng Pilipinas. Ang dating Skyway Project na sinimulan ng inyong congressman ng 2nd District ng Paranaque. At ito ang pinakahuling programa natin, yung pagpapatayo ng mga tiyatawag ng mga multi-purpose building o kaya mga covered courts. Dalawa ang kakaiba dito. Una, napakarami. Pangalawa, ibang bubong ang ginagamit. Alam nyo, sinimulan ito, itong paggamit ng polycarbonate roofing. Noong minitin ko ang Department of Public Works, sinabi ko sa kanila, ang gusto kong gamitin na bubong, yung nakita kong bubong doon sa Disneyland. At sabi ng district engineer, ah sir, yan yung tinatawag na polycarbonate roofing. Maganda ho yan, high-tech yan. Napaka-modelo, pero medyo mahal ho, bungkis ba niya, baka kulangin tayo ng budget. Ang sagot ko sa kanya, engineer, yan ang gagamitin natin sapagkat ayaw kong timbilin ang aking mga kababayan sa 2nd District ng Paranaque. Kaya yan po ang ating ginawa. Ito ang halimbawa ng mga paggamit ng polycarbonate roofing, bubong sa mga bansang mayayaman at moderno. Sa Europa, polycarbonate roofing. Sa Dubai, sa Middle East, sa China, sa India, sa China pa rin, Ayala Town Center, sa Europa, sa London. At ito naman ang ginagawa natin sa 2nd District ng Paranaque, Barangay Don Bosco, Marcelo Green, P.F. Holmes, Barangay San Antonio, Marcelo Green ulit, Dr. Ricardo Santos National High School, ang buong campus ay meron bubong, Port State Elementary School, Moonwalk National High School, San Antonio Elementary
Elementary School, San Valley Elementary School, San Valley National High School, Masville Elementary School, San Palo Side Elementary School. At makikita nyo ang comparison ng modernong bansa at ang second district ng Paranaque. China ang bubong na ginagamit katulad ng bubong sa second district ng Paranaque. Middle East katulad sa second district ng Paranaque. India katulad sa second district. Europa katulad po sa second district. Kaya ngayon, kinikilala ang inyong lingkod na siya nagsimula at pagpapagawa ng pinakamaraming power floors sa Dilamo sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. Alam niyo ang isang congressman, pagpapagawa ng mga 5-6 na power floors, pwede na ipagmalaki yan. Pero alam niyo, ang congressman po ng second district ng Paranaque, hindi lamang 5, hindi lamang 6 ang pinagawa. Ito po ang listahan ng mga power floors o mga Golezeums na pinagawa natin sa second district ng Paranaque. Number 1 to 10, number 11 to 20, number 21 to 30, number 31 to 40, number 41 to 50, number 51 to 60, at number 61 to 64. 64 na mga covers po ang ating pinagawa. At ito ang mapa ng Paranaque. Makikita nyo ang second district at kung saan mga lokasyon na mga iba-iba mga covers po ang ating pinagawa. Sa PL, sa San Antonio, sa Marcelo Green, sa Don Bosco, sa Moonwalk, sa Merville, at sa San Valley, at sa San Martin de Porres. Ito ang bilang ng mga napagawa natin mula noong 15th Congress at pagkasalukuyang Congress na nagsimula noong July 2010. Ang natapos natin 30, ang kabuuan 64, at meron pa mga 11 na nakahanap ngayon at malapit ang simulan ang pagpapagawa sa mga multi-purpose buildings nito. Pero hindi lang po yan ang mundo na responsable ng gobyerno. Kasama po ang pag-aayos sa mga creek at mga ilog. Sapagkat alam nyo, pag hindi po inayos ang creek at mga ilog, maaaring dumumi at magdulot ng sakit. O kaya pag nagbara, maaaring mag-isandit ang pababa sa paligid. Kaya naman, meron tayong malalaking proyekto ngayon, ongoing. Ito po ang video sa ginagawang proyekto sa Dunggalo Creek sa loob ng Barangay Mundo. Panunod po natin. Kita nyo, sapagkat sa laki ng proyekto, sa laki ng pangailangan, heavy equipment na ginagamit natin, hindi po pala-pala, hindi malamalang pag-inis ng creek. Ito naman ang Airport Village Creek. Mahabang creek po ito, malaki. Noong una, bumabaha ito, nagbabara, at meron naman tayo dito. Bumaba tayo ng dalawang desilting and riprapping projects po ito. Pagkatapos sa pagkatapos ang ulan at typhoon Pedrin, pinasenok ko ito at makikita nyo, maganda ang daloy ng tubig dito. Ito ang malaking project natin sa Dunggalo Creek, Barangay Moonwalk. Yung makikita nyo lupa nito, wala na po yan, natanggal na yan. Ito pa. Ito pa po. Ito pa po. Tanggal na. Tapos na yan. Ito naman nasa Moonwalk Creek, doon sa Aldrin, Moonwalk. Ito po, tapos na rin po yan. Ito naman nasa Sapang Buaya, sa loob ng San Antonio. Kikita niyo yung riprapping, napakataas. Mataas pa sa akin. Para mapigilan ang pag-awas ng tubig doon sa komunidad. Ito pa sa Sapang Buaya. Ito sa Sapang Buaya sa Barangay Village. Sa Villanueva Creek din, isang napakahabang creek na nagsisimula doon banda sa amin, sa Pier. Tumataan ng nasa Isidro at nakakarating hanggang dito sa Barangay San Dionisio. Ito po. Mula nung simula ang 15th Congress, siyam na malalaking desilting and riprapping projects ang ating napatapos. Hindi pa katapos sa bilang na ito yung tatlong proyekto na aking nabanggit kanina. Mula nung 2004, nung ako'y lumuklok bilang congressman ng 2nd District ng Paranaque, 31 na mga desilting and riprapping projects ang ating natapos. Ito lang pinapakita ko sa inyo. Hindi ko ito proyekto. Ito ang Entertainment City, Manila. Kaya ako pinapakita ito, sapagkat ito, importante ang proyekto ito. Malaki ang magiging pakinabang natin sa Paranaque ninyo dito sa proyekto ito. Kaya importante malaman natin kung sino ba ang talagang nasa likuran ng proyekto ito. Nagkaroon ng resolusyon
ngayon, nasa gobyerno pang lungsod sa utos ng ating mayor noong September 18, 2008. At dito sa resolusyon ito, nagkataon ng proponent ang aking anak na si Consiglio Golez kasama ang lahat ng mga konsihal ng panahon na yun. Ito, ini-endorse ng Algarito, endorsing the tourism ecosystem status of the development project of the Pagfor Manila Bay Tourism and Entertainment City in the reclamation area. Kaya 2008, na-aprobahan ito, kaya man, ang masasabi ko rito, ang pwede lamang magsabi na meron sa kaitulong sa pagsisimula ng proyekto nito ay ang official ng Paranaque na nakaupo na noong 2008. Pag hindi pa, hindi niya pwede sabihan na meron siyang naitulong dito. At ito ay nakumpirma na magkaroon ng meeting ang aming committee ng appropriations sa mga taga-Pagbor. At nagkataon na doon ang chairman ng Pagbor, si Chairman Nagya. At tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, Chairman Nagya, yung po mga building na nakita natin ginagawa na ngayon dyan sa reclamation area ng Paranaque, pwede ko kang malaman kung kailan na-aprubahan at pinirmahan yung mga kontrata ng mga buildings. Ang kanyang sagot, 2008. Kaya yan ang confirmation na pwede lamang magsabi na meron tayong isang naitulong sa magandang proyekto na ito ay mga opisyal ng Paranaque na nakaupo na noong panahon 2008. At alam niyo, si Congressman Golez, madalas yung makita, minsan naka-standby dito sa may pangdot, sa may Kabihasnan, o kaya naglalakad sa tramo, tramo 1, tramo 2, o kaya sa may bisita, o kaya mga taga-Baclaran, nakikita nila ako sa Santo Niño, sa Pier, sa Bundok, at maraming paglugar. Akala tuloy na iba, baka hindi na ako nag-attend ng sesyon sa Kamara ng Representantes. Alam niyo, si Congressman Golez po, parang dalawa ang katawan. Ang isang katawan nandito sa Paranaque, ikot na ikot, nababasyal, at yung isang katawan nandito sa Kamara ng Representantes at nagtatrabaho. Gusto ko pong i-report sa inyo na si Congressman Golez mula pa noong 1992, mahabang panahon na, almost 20 years na, ni minsan hindi pa po nag-absent sa sesyon sa Kamara, 100% perfect attendance po ang record ni Congressman Golez. Habang tayo nagtatrabaho, minsan nagtatalupati, o kaya nag-interpellation, o kaya nakikinig, o kaya nakikipagpuntahan sa mga leader ng Kamara. At siyempre, itatanong niyo rin, ano ba ang mga batas na nagawa na ni Congressman Golez? Importante po yan sapagkat ang trabaho namin mambabatas. Para matawag rin mambabatas, dapat meron kami batas na nagawa. Ano ito mga batas nito? Unang-una po, isa sa pinakamahalagang batas sa ating panahon, ang Climate Change Act of 2009. Climate change, nababalitaan niya. Ang sabi nila, dahil sa climate change, umiinit ang panahon. Pagtumaas ang dagat, at pagtumaas ang dagat, maraming komunidad sa tabi ng dagat ay makalubog. Pagtumaas ang temperature, baka lalo kumalat na mabilis ang mga tiyatawag ng tropical diseases, mga sakit. At saka, baka bumagsak ang food production sa may ibang lugar at magdulot ng kagutuman sa maraming lugar sa daigdig. Kaya naman ito ang sagot natin, Climate Change Act of 2009, isa sa pinakamahalagang batas, ang mayanda ng inyong lingkod. International Humanitarian Law, pagtatanggol sa ating karapatang pagtao, ang mayanda ng inyong lingkod. Reforma ng Philippine National Police, siyempre gusto natin lahat, maayos ang PNP, ang mayanda ng inyong lingkod. Pagpapayos ng Philippine Coast Guard, mayanda ang inyong lingkod. Pagsilikod ng Paranaque, ang Paranaque ng isulad sa Visa Republic Act No. 8507, ang mayanda ang inyong lingkod. At yung expanded senior citizens law. Alam niyo, noong una nagkaroon ng senior citizens law, 20% discount ang binibigay. Kaya lang, pumasok ang BIR. Yung VAT, sabi nila, hindi na pwede 20%, hindi deduct natin yung 12% na VAT. Kaya nangyari, ang diskwento ng mga senior citizens, naging 8% na lamang. Malaking pinsala po ito para sa mga senior citizens. Kaya ang nangyari dito, meron mga ilang resista, kasama po yung likod, nagtulong-tulong para maglabas sa isang bagong batas. Ang tawag dito, expanded senior citizens law. Kaya binalik, ni-restore po yung 20% of discount para sa ating mga senior citizens. Kaya ngayon, kapag kinabakan niyo po yan,
balik ang 20% discount para sa ating senior citizens. Yung mga senior citizens, dahil dito, pag kayo pumunta dito sa Chowking, o kaya sa McDo, o kaya sa Jollibee, o kaya sa KFC, o kaya sa Max, o mga lugar, ang discount na ibibigay sa inyo ay 20%. Pero kung makasabay niyo si Congressman Golez doon sa mga lugar na tapakit po, hindi lamang po 20% discount ang ibibigay sa inyo, 100% discount ang ibibigay sa inyo. Sabi ko na kayo. Scholarship program.
mula ang 15th Congress, 446 na ang nag-training sa TESDA. Alam niyo ang TESDA? Yan, training yan sa welding, training sa computer, training sa IT, training sa caregiving, food and beverage, at pagkatapos ng training, malaki ang chance na isang scholar na magkaroon magandang trabaho dito sa Pilipinas at sa abroad. 446 po, at sa second district lamang ng Paranaque, meron din itong classic program. Scholarship program, galing sa CHED naman, may kinisang libo, at ang ating PGH, Medical Assistance Program. Alam naman natin, ang PGH ay isang malaki at modernong hospital. Mahigit ng 21,000 na kinabag dito sa aking programa ito mula pa po noong 2004. At marami rin po mga taga-first district na kasama dito. Kaya kung sino ba sa inyo ang nangailangan ng konting medical assistance para sa PGH, kung po kayo magpipili, malapit sa amin. Kasama na rin dyan yung National Kidney and Transplant Institute. Meron din tayong pondo sa NKPI para po sa meron malulubang problema sa kanilang mga bato. At nakakatuwa rin dahil sa aking trabaho bilang Vice Chairman ng Commission on Appointments, Vice Chairman ng Committee on Health, at miyembro ng Committee on Appropriations, kakausap natin si Secretary Ona, ang Secretary of Health. At dito nakumbisi mo siya. Nakahingi po tayo ng pondo, 1.5 million pesos para sa mga medical equipment na ipararating sa mga barangay doon sa amin sa 2nd District ng Paranaque, kasama ang 8 million pesos ng mga medical equipment para sa ating Paranaque Community Hospital o para sa Bernabe Hospital, Lorenzo Bernabe Senior Hospital. Nakakatuwa po. Pero siyempre ito, kaya ngayon, ito ang mga barangay ng 2nd District na tatanggap na 1.5 billion pesos worth of medical equipment. Kaya nagbibiling na ito at siguro may mga marks darating na ito mga bago ng medical equipment na pangingrabangan ng mga presidente ng 2nd District ng Paranaque. Pierre, Don Bosco, Marcelo Green, Merville, Humo, San Antonio, San Martino Forest, at San Juan. Pero siyempre, ayoko naman na maiiwan ang 1st District. Kawawa naman ang 1st District. Kaya kahit hindi tayo congressman ng 1st District, kinausap ko pa rin si Secretary. Wala, sinabi ko sa kanya, Mr. Secretary, pwede ba isama natin ang 1st District? Kinausap ko siya na masasinan at nakakatawa siya naman ay agad na umuho. Kaya siyempre kasama din ang 1st District ng Paranaque dito sa proyekto ito, Baclaran, Donggalo, Loreta, San Dionisio, at San Isidro, Santo Niño, Tambo, Vitales, kasama ang 8 billion pesos, suma total 32 billion pesos na halaga na masarisaring medical equipment sa 1st District at sa 2nd District. Proyekto po ni Congressman Golez bilang panlilingkod sa inyo. Kasama niyo. At meron tayong libreng palibig program. Wala pong pili ito. Lahat po ng mga indigents doon po sa 2nd District ng Paranaque ay kasama dito sa ating libreng palibing program nito. At ito ang listahan ng iba't ibang mga proyekto natin. At ito naman habang ako ay nagtatrabaho sa Kamara, nagdidebate sa Reproductive Health, State of the Nation Address, SONA, 2011 budget, kasama natin si Speaker Belmonte rito. 2012 budget, kasama din ako ni Speaker Belmonte. Nung ako'y mag-deliver ng privilege speech tungkol sa Spartis, at wala na sinabi ko yun, pinaglalaman ko natin yan. Spirit ng cooperativism sa ating siyudad ng Paranaque. When I said that, on the contrary, the cooperative movement is very, very relevant and very, very strong in Paranaque, and I cited the case of this San Dionisio Credit Cooperative. Ito naman sa Committee on Foreign Affairs para pabilisin ang proseso ng ating mga passport na marami sa ating kababayan ay nagre-reklamo dahil sa kapangalan. Okay, so now, is
very minor in the entering of the data union. Ito naman sa Committee on Energy, Energia, pinag-usapan dito, importante para sa ating lahat. To direct the SAM and the Department of Energy to restructure, to renegotiate. Ito naman sa Committee on ICT, tungkol sa internet, sa mga call center. Telepono. To pass the bill pertaining to Department of ICT, it is time. Ito sa Committee on National Defense. 2 years or so, not in the past 1 year, not even the past 1 month, they serve. Committee on Justice. Thank you very much. This is very serious, and we should not do it. Committee on Appropriations, Committee on Transportation, Commission on Appointments, ang yung lingkod po ay nandito rin sa Commission on Appointments. Ang chairman dyan ay si Senator Juan Ponce de Lille, ang vice chairman ng yung lingkod, Congressman Golez po. Meron tayo mga libreng wheelchair at supply. At kahit na kayo ay nasa first district, pwede po kayo. Pwede po isama nito. Senator, magsabi po kayo at pag ito ay ma-verify natin, magpapadala natin ang mga wheelchair at supply sa lalo madaling panahon. Ito mga diskarto, hapon kami, pinisipin ng mga wheelchair. At tumaking unang termino bilang long district congressman. Nagparating po tayo, hindi po ng 8, hindi ng 10 na magsasakyan, kundi mahigit 84. Isang antra sa bawat barangay, 2 multi-cab sa bawat barangay, isang dump truck para sa barangay, at isang antra para sa lahat ng mga eskwelahan. Sa Paranaque, ang suma total, mahigit 84 na magsasakyan sa loob ng aking unang termino. Sinuwerte rin tayo na makatagpumpalan si Most Reverend Antonio Luis Tagle, ang bagong arsobispo ng Maynila. Sabi nila ay malapit na mga kardinal at malaki ang kinabukasan sa larangan ng pagiging isang kardinal. At meron din tayong Food for Work Program. Ito po ay mga nagtatrabaho sa kali, may mga lugar na binibigyan sila ng pagkain. Bilang kapalit sa kanilang trabaho, meron po 200 na mga beneficiaries dito sa Food for Work Program nila. At bilang pamahas, alam niyo, lahat po ng nakakita ng mga kumiyak ko yun. Kahit na wala kang ulat, kasi pansin-pansin nila yung proyekto natin sa 2nd District ng Paranaque. Maraming nasasabi, Congressman, parang ang dami mong project. Baka mas malaki ang budget mo. Ang sagot ko niya, alam niyo, ang budget ng Congressman ng Paranaque, ng Ilocos, ng Bicol, ng Visayas, ng Mindanao, pare-pareho lang po. Nagkakaiba lamang sa estrategiya kung paano gagamitin yung budget na yan. Si Congressman Golez, lahat ay ginagawa para matiyak na ang kanyang mga proyekto ay talagang para sa mga pangailangan ng tao. Tulad, pagpapaayos ang kanyang eskwelahan, multi-purpose building, kalusugan, pagpapaayos sa mga creek, mga ospital, at marami pong iba. Yan ang sinasabi ko ng punto ng responsabling gobyerno. At bilang pabukas, gusto ko sabihin, si Congressman Golez po, ilang dekada na ang nagulikod sa gobyerno. Marami na po tayong proyekto na hinawakan. Marami na pundo at dumaan sa akin at pinagkatiwala sa atin. Pero gusto ko sabihin sa inyo na si Congressman Golez, hanggang ngayon, yung minsan, hindi pa po nagkakaso sa opisina ng Ombudsman. Malinis po ang record ng Ombudsman. Pinakamahalagang bahagi ng mundo ng responsable ng gobyerno. Kaya kung pinagwawakas, dito po ang aking panyaya kanina, alina sa mundo ng responsable ng gobyerno. Kung nagustuhan niyo po ang aking presentasyon, pakikwento naman sa inyong mga kapitbahay para malaman din nila kung ano mga proyekto nyo. Ang dito po, alina sa mundo. Thank you very much.